Ayun, hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ayun. Ngayong araw ituturo kong paano nga ba kulayan yung realistic skin tone ni Gon sa anime na Hunter x Hunter. Ayan, ito yung mga gamitin natin ng kulay. Gamitin natin yung black, dark brown, brown at saka red orange, yung flesh at saka yung yellow. Ayan. Kapag nag-anime ako, dark to light yung pag-apply ko ng color pencil. Kaya, ayun, mag-uumpisa tayo sa mga dark part. Gamit itong black ng Faber Castell, yung 399 sa inyong color pencil. Titignan nyo lang kung saan banda yung mga part na may black. Yun lang din yung lalagyan nyo. Tingnan nyo mabuti yung nasa reference nyo kung saan banda yan. Saan banda natin nilalagay yung black para hindi masira yung drawing natin. Tapos, patungan natin ng dark brown yung 378 sa inyong Faber Castell. Tingnan nyo mabuti kung paano po nagpatong yung dark brown dun sa black. Para maganda yung blending ng dalawang kulay. Yung dark tone ng skin tone na ginagawa nyo. Pansinan nyo mabuti yung pag-apply ko para yun, kung gusto nyong sundan, ayun, pwede nyo magaya yung skin tone na ginagawa natin dito. Ayan, sunod natin dito yung mid-tone ng skin tone. Gamit itong brown, yung 376 sa inyong Faber Castell. Ayan, titingnan nyo lang mabuti kung saan banda yung may mga, yung mid-tone ng skin tone. Kung saan banda pwede nyo lagyan ng pang mid-tone natin na kulay. Kailangan yung pag-apply nyo dito, dark to light yung hagod. Depende sa iniingi ng reference nyo. Katulad nung ganito sa ilong. Nag-umpisa ako sa dark tapos pa light sa gilid. Kasi nga, nag-blend siya dun sa skin tone yung, yun sa light skin tone yung parang shadow ng ilong. Kaya kailangan mag-umpisa tayo ng ganito. Dark tapos pa light sa dulo. Kung mapansin nyo, naka-dark yung umpisa tapos light sa dulo. Ganun lang din yung gagawin nyo dito sa, at dito sa bandang pisngi niya. Kailangan dark muna yung unang hagod tapos palight sa dulo para may abang tayo kapag nagpatong na tayo ng mga light color para sa light skin tone. Ayun, ay na shortcut natin. Pero ganun lang din, kailangan mabagat lang sa unang hagod tapos pag-aan sa dulo para may abang tayo kapag nag-apply tayo ng light color. Ayan, ito na yung gagamitin natin para sa light skin tone ng ginagawa natin. Kailangan lalagyan natin lahat. Depende na lang kung may highlights yung ginagawa nyo. Kailangan natin iwanan yung mga highlights para yun din na tayo mahirapan maglagay ng mga yung white pen, ganun. Yung mga highlights. Kailangan iwanan na lang natin para yun. Mas puro siyang color pencil. Wala nang halo na ibang mga materials na gagamitin. Faber Castell lang talaga. Ayun, kung mapansin nyo, medyo mabigat ng konti yung paghagod ko dyan para, ayun, lumitaw ng konti yung skin tone na ginagawa natin. Pero makikita mo pa rin na nakalight yung part na to kasi nga, flesh lang yung ginamit natin. Tapos hindi, huwag mong bibigitan masyado para yun, hindi siya mag-dark, hindi siya mag-abol dun sa mga dark, sa mga parte yung may shadow sa dark part ng skin tone na ginagawa nyo. Kailangan saktong diin lang nung light color. Tapos sundan natin ang red orange, yung number 316 sa inyong Faber Castell. Papatungan lang natin dito yung mga dark part ng skin tone para mabuhay ng konti, tumingkad ng konti. Yung sabi nga nila, yung na-edit daw yung mga yung picture, yung mga drawing na ginagawa ko kasi nga na-edit daw yung contrast. Pero ito lang naman yung ginagawa ko para magmukha siyang na-edit yung contrast niya para mas tumingkad ng konti yung mga dark tone. Ginagamitan ko ng red-orange para yun, mabuhay ng konti yung skin tone na ginagawa natin. Hindi katulad nung yung iba medyo maputla ganun. Tapos, ito din yung pang, yun, yung pandagdag natin sa light tone, yung yellow. Para mabuhay ng konti yung pagka, yung skin tone ng ginagawa natin. Yung light tone para tumingkad ng konti. Patong lang tayo ng konting yellow.
huwag nyo masyadong dinan kasi pangit na siya pag nasobrahan na yung pag-apply natin ng yellow. Tapos, ayun, maraming maraming salamat mga idol. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayong araw. At yun, huwag kalimutan mag-like, i-like ang video at comment na rin dyan kung ano yung gusto nyo pang tutorial yung gagawin sa susunod. At huwag kalimutan mag-subscribe, click ang notification bell. Ayun, maraming salamat.